Tips! Welcome back to Tips ni Nanay YouTube channel. Naluto tayo ngayon ng cabbage recipe or pollo sa Tagalog. So ayan, una natin ginawa ay maghiwa lang ng maninipis. Hiwain lang natin ang repolyo ng maninipis. Ayan, dapat nahugasan nyo na yung repolyo para hindi siya matubig. Hindi natin kailangan ng matubig. Kailangan tuyo. So, hugasan nyo muna at patuyuin ay patuduin bago nyo slice, okay? Napakadali lang nitong gagawin natin, guys. Quick and easy recipe. Budget mini recipe na din dahil ko konti lang ang gagamitin natin ingredients dito sa ating recipe. Ayan, ganyan kadami ang nahiwa kong cabbage. So, basta kailangan natin ng century tuna or kahit na ano, flex and oil flavor na tuna. Kailangan din natin, extract muna yung liquid. And then, set aside lang natin siya. So, ilagay na natin ang cabbage sa isang malaking lagayan. Spread lang natin. Ayan, so, lalagay naman tayo ngayon ng isang pirasong itlog. Crack lang natin. Ilagay natin na yung laman ng century tuna flakes and oil flavor. Yung tinanggal na natin ng salt. And then, mix lang natin siya maigi. Hanggang sa mag-incorporate ang flakes and oil tuna sa ating vegetable, pati yung itlog. Lalagay din tayo ng onion. Ayan. Kung gusto mas maraming onion, mas maganda, mas malasa, mas mabango. Yung mahilig sa onion, pwede niyo pa siyang lagyan ng mas marami. Ito lang kasi yung onion sa aking kitchen. Konti lang. And then, maglagay din tayo ng powder na pepper or paminta powder. Ayan, mix lang ulit natin siya ng maigi. Maglagay din asin. Timplahan lang ng asin, konti lang. At saka seasoning. And then, ibuhos na rin natin ang sauce kanina. Galing sa tuna. Ayan, huwag nyo lang ubusin yung sauce. Konti lang, pampalasa lang. Kasi magtutubig naman siya. Alright, ayan. So, ganyan lang, guys. Na-incorporate ng ating sauce, ating gulay. Ayan, medyo madami yung aking gulay. More poly. So, ayan, guys. Try nyo ito. Napakadali lang itong gawin. At magkano lang nagastos dito. Sa mga nagbo-boarding house, pwede nyo gawin ito. Sa mga single lang dyan, mga nag-aaral, mga nag-board, nagbo-board. So, magluluto na tayo. At syempre, pag natikman na nila, i-share na rin yung recipe niyo sa kanila. Para matry din nila sa kanilang mga bahay, di ba? And then, kapag mayroon din kayo mga bigla ang bisita, try nyo to discern, hindi kayo mapapahiya dito. Kahit mga kids, gustong-gusto nila ito. Okay, next magluluto na tayo, guys. Nagpainit lang ako ng kawali at nilagyan ko na rin ng mantika. Dapat mainit na yung mantika bago inilagay ng ating gulay. Maglalagay tayo ng dalawa. Ayan. Tapos, ganyan lang siya. Tapos, lagyan nyo ng butas sa gitna at ilagay nyo yung itlog ng diretso. Ayan. I-crack nyo lang yung itlog tapos ilagay nyo siya ng diretso. And then, hayaan nyo lang siyang maluto. Ayan. Ganyan lang siya. Napaka-delay lang, diba? Ayan. Pwede rin siyang pambaon sa mga bata sa school or if you're working, pwede rin ibaon nyo sa trabaho. At patikin nyo na rin sa inyong mga co-workmates. Ito yung ating second batch. Ay, napakadali lang, di ba? Ayun, napakasarap ito, guys. Napakalinam na. Pwede rin siyang gawing ano, palaman sa tinapay. Kung mahilig kayo ng bread, yung mga
white bread, wheat bread, pwede nyo siyang i-parse o ipalaman. At saka syempre sa rice. Pakasarap niya. Ganyan lang, napakadali lang gawin. Pipreto nyo lang siya ng saglit. Actually, simmer lang siya. Simmer lang sa mantika. Ilagay na natin yung itlog ulit. Ayan. Pwede siya takpan. Para mabilis maluto. And then, pagluto na isang side. The other side naman. So, ayan. Ayan, flip natin. Oh, diba? So, ganyan siya dapat, guys. Hindi siya nag-iwa-hiwalay. Okay, so ready na ang ating ulam for today. Ayan, guys. Thank you for watching.